careful with what you wish for. Because you might just get more than you asked for. Let us open 2011 with only the best star cinema from master filmmaker Chito Ronyo, Wong Navarro, and Angelica Panganiban. Bulong. Ang Bulong actually is sort of a humorous story about people na naniniwala dun sa pamahiin na pag may mga patay, pwede kang, in short, mag-wish o magpabulong ka, nadasal na humihingi ka ng pabor o gumagawa ka ng wish para i-grant sa'yo ng mga kaluluwang nandiyan pa sa paligid. It's a story that a well-intended wish nagkagulo-gulo kasi medyo may twist yung kanyang taong nabulungan. Humorous kasi with Wong Navarro and Angelica, iba ang atake nila sa mga misteryoso na pangyayari sa storya. Sobrang excited ako na uling magkasama kami ni Direk Chito dahil yung Spirit Warriors ay sobrang naging maganda ang feedback kasi nagawa niya ng maganda yung takutin yung tao at the same time patawanin. So, ang sarap ng feeling na natapos sa atin at nagawa namin ng maganda yun na kami ni Direk Chito. We wanted to do something na hindi outright horror or outright na nakakadiring kasumpa-sumpang pangyayari sa buhay. But at the same time, nasa edge pa rin siya ng something na medyo may pagka-supernatural. So ang ginawa namin is yung pangangailangan ng tao, yung kanyang mga aspirations, yung kanyang mga pangarap, panaginip na hindi natutupad. Minsan, gumagawa siya ng parang desperate move o paraan na parang may tulong sa mga bagay na nasa labas ng mundo natin, sa istorya natin, humingi siya ng tulong sa mga espiritu ng mga bagong namatay. Nakakatuwang isipin na isa ako sa mga artistang binibigyan ng Star Cinema ng iba't ibang klaseng roles. Sobra akong thankful kasi nabibigyan ako ng chance makatrabaho yung mga mahuhusay na director talaga. Ang sarap lang ipagmalaki. Hindi ko naman pinapabayaan yung opportunity na binibigyan nila sa akin. Ayoko naman na mapahiya sila dun sa tiwalang binigay nila sa akin. Actually, itong Bulong, sobrang tagal na siyang kinakwento sa akin na may gagawin kang movie kay Direk Chito with Wong. Sobra na akong excited. Kung gusto mo talaga mapasayo si Ellen, ibubulong mo yung hiling mo sa isang patay. Actually, hindi ko alam yung Bulong eh. Dito ko lang nalaman. Nung sinabi sa akin ni Direk Chito kung anong gagawin namin pelikula, na meron palang ganun. Kasi si Direk Chito mahilig sa mga ganyang pamahiin eh. Like yung feng shui. Yung sukob. Tito. Sabihin mo sa akin ang totoo! Sino sila? Engkanto! Meron pa lang tayo mga ganun na sa ibang bansa wala. Alam naman natin na pag Direk Chito, talagang ang pelikula talaga naman na tumatapos sa takila, lalo na pag horror ang pinag-uusapan. Ang maganda kasi sa Bulong, tatakuti na tayo at the same time, paratawanin pa tayo. Kung baga, minix natin yun dito sa pelikula. Tulungan mo naman ako, friend! Hindi kasama sa by date akong pagtataboy ng multo. Kwento siya ng isang Bulong, ang character ni Conan, ni Wong, meron siyang hinihiling and may nagsuggest sa kanya na bumulong sa patay para magkatotoo yung hiling niya. Hanggang sa nung ginawa niya, doon na nagkagulo yung sitwasyon ng lahat. Pati ako nadamay na kailangan ko siyang tulungan para mawala yung sumpa. Nagkaroon ng sumpa yung Bulong na ginawa niya. Break tayo? Walang tayo. Kakaibang spunk yung horror nito. Sa tingin ko, umpisa pa lang until the end, walang dull moment. Kabang-abang bawat eksena. Kung horror lang masyadong mabigat para sa iba, para sa mga matatakutin, ayan, dinagdagan namin ng comedy. So, ipaghalo-halo mo pa si Angelica tsaka si Wong, di ba, na magaling sa comedy. So, talagang nakakatuwa to. Promise namin sa inyo, hindi kayo mabibigo sa pagpunta sa cinema para manood na itong Bulong. Ano ho, ibig sabihin nito? Pinoy na Pinoy yung kwento niya. Parang tayo lang yata yung may ganung kwento eh, na Bulong, di ba? So, I think marami makaka-relate din dun sa mga mapamahiin na tao. And even siguro sa mga teenagers din na parang culture na rin siya kasi marami silang dapat abangan para panoorin tong movie na to. So, acting-wise ni Wong,
Tsaka siyempre, pinagsama mo ako, andun pa ako, di ba? Minus na si Bong tsaka yung si Angelica, yung mga bida. Ako na lang talaga yung dapat nilang panoorin. So, yun yung dapat nilang abangin. Naniniwala ka ba sa bulong? Bulong sa patay? Sa paniniwala nung family namin, yes. Naniniwala kami sa bulong. Pero sa ano kami, more on kapag may sakit ka, di ba kapag may patay, ibubulong mo yun sa patay. Kumbaga parang kunin na yung sakit, tanggalin na niya sa'yo, isama na niya sa kanya. Parang ganun yung paniniwala namin. So binubulong ko naman. And wala namang masamang nangyayari sa akin so far. Hindi naman ako minumulto ng binulungan ko. And gumaganda naman yung pakiramdam ko. Di ba, pag nanonood tayo kasi ng pelikula na nakatakot, ayaw mo na magbukas ng mata, di ba? Lagi na ka ganun. Pero ito, pag natakot ka, gaganun ka, oo. Pero, may mga ganun eh. May mga twist to eh. May mga bali to. Kaya dapat ilang abangan yun. Yung pelikulang bulong. Malapit na malapit na, Pebrero a dos, ang unang salvo ng Star Cinema. After how many years, makakita kayo ulit ng pagbabalik ng comedy horror sa pelikula. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Bulong. Kasama ko po dito si Miss Angelica Panganiban, Bangs Garcia, si John Avila, si Teddy ng Rocksteady. Sa February 2, 2011 na po ang Bulong, directed by Chito Ronyo.